Hello, hello. Good evening to all, and welcome to part two of Mga Kakaibang Nilalang. My name is Gabriela Barrios, and join us tonight para pag-usapan nating muli kung ano ba itong mga kakaibang nilalang na ito. Hintayin lang po nating maka-online ang ating ibang mga admins, and while waiting for them, let's say hello to our first viewer. Hello po. Can you please comment your name here? And we have two. It's already 8:01 p.m. Let's just wait for our other admins to go online. So last week, it was a success because we were able to discuss to everyone kung ano ba yung mga kakaibang nilalang na learn natin magmula nung bata tayo hanggang ngayon, adults na tayo, sa mga creatures na prominent na nadidiscuss sa Philippine culture and Philippine mythology. And most of them, nakalakhan natin sila. We also learned that even if we live in different regions, the Philippines having more than 3,000 islands, may mga pagkakaiba, pero may mga similarities din ang mga creatures na to. Like some of the creatures na may similarities, although iba yung pangalan, would be the aswang. And meron din tayong mga kwento na naririnig tungkol sa mga diwata, tungkol sa mga duwende, those kinds of creatures. So for tonight, our aim is to be more specific. We will show you some photos of common creatures na madalas nating marinig sa kwentong bayan, o kung hindi man, ito yung mga kwentong sinasabi sa atin ng ating mga yaya or magulang or tito or tita kapag halimbawa siesta tapos pinapatulog nila tayo tapos ayaw nating matulog, or paggabi, or even kapag October 31, kapag Halloween, or mahal na araw. And kung naalala ko pa noon, hindi kompleto yung mahal na araw. Mahal na araw. Hindi kompleto yung Halloween kapag hindi kami nakatuned in sa Magandang Gabi Bayan. Yun yung pinakaunang show and national TV na nag-features sa mga creatures na ito. And yung mga kinalakhan kong stories, and I'm sure you would also relate to this, would be kwento ng mga duwende, tiyanak, mga ganon. And so for tonight, let's get in depth into knowing most of them. Okay. So our admins are gearing on. They're getting ready. So now we have a total of 8 viewers online. Magandang gabi po uli sa inyong lahat. At kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa aming live stream. So, without further ado, I would like to invite to the floor our dearest Admin Ero. Hi! Hello po! Magandang gabi! Magandang gabi po, Admin! Kumusta po kayo? Okay naman. Ito, quarantine pa rin po. Kamusta kayo po? Ay nako, isa tayo sa mga select areas na may extend ang quarantine, except Admin Reg. Napakaswerte nga niya. Pagkabasa ko nung sa news, yung sabi niya, Metro Manila, Calabarzon, tapos Central Luzon, sabi ko, ay, wait, iba yung nabasa ko. Ang nabasa ko, Ver, Ero, Tio, Gabriela. Yun yung nabasa ko, hindi man yung region. Napakaswerte nila, Admin Reg. Kuha po eh. Nakakaloka. Pero sana eventually. Matapos na rin siya. Oo, para makabalik na tayo sa normal lives natin. Ayan, kasi namimiss ko na yung, alam mo yung nagbabrowse ka ng mga pictures sa YouTube.
At saka sa, I mean, may mga ano kasi, may mga, alam mo yun, yung photo director na, yung video, tapos, yung mga photos doon. Tapos, tsaka sa Facebook. Tapos, nakita mo yung mga photos na yun, walang mask. Pictures mo, picture ng mga mahal mo sa buhay. Parang, namimiss mo yung buhay na ganun. Kailan ba tayo babalik sa ating mga daily routines? Diba? Ay, nakamiss po siya. Pero, still, I think mayroon naman lesson kaya nangyari din siya. I mean, everything happens for a reason. True. At because of that, dahil doon, eto, at least, bunga ng enhanced community quarantine ang live stream na ito. Oh. Kundi pa nagka-ECQ. Yeah, thank you din kay ano, kay Clark na nagturo sa atin itong way for us to have a conference call na naka-live tayo. Yes, that's so true. Okay. So we have our third admin online. Gusto ko po sa inyong ipakilala ulit ang ating resident philosopher sa group and one of the best paranormal investigators that I personally know. I'm sure maraming magagaling din dyan, pero kasi kilala ko siya personally. So, make way guys for Admin Burr. Hello, Admin! Yay! Hi, Burr. Online na si Admin! Kamusta? Ano kamusta po? Ayan. Isa-isa na silang nabubuo. Kumusta po? Ano pong balita dyan? Nagbabuffer yata yung kay TV. Hello. Oo, ayan. Better na. Ayan. Narinig ninyo ako? Opo, naririnig na po. Medyo may times lang na nagbabuffer siya, pero better than Hello. Last week. Kasi po mga guys, last week, kasama si Admin Ver dito sa conversation natin. But unfortunately, hindi kasi nagiging okay yung signal ng globe sa part nila. And so, tonight, we are trying our best to get him on board our discussion kasi, unfortunately, may mga magaganda kasi siyang insight na hindi na-share. Okay? So, yan. While we're still trying to fix the network issue. Okay. So, Admin Ero, let's have a quick recap on what we have spoken about last time. So, last time po, as I was telling the viewers kanina, nagkaroon tayo ng brief introduction kung ano yung mga kakaibang nila lang na ito. So, napag-usapan natin yung kanilang regionality. Tapos, nagkaroon din tayo ng chance na medyo mag-get into a more personal view nitong mga creatures na to based sa ating mga kanya-kanyang stories din. Yun. And for tonight, yun nga, we will try to be more specific by sharing to you some specific creatures and for us to learn more about them. Kasi ang discussion ng mga kakaibang nila lang na ito, hindi lang siya para may mapag-usapan eh. Kasi may lesson to be learned. And later on, once we are done with the discussion, we will share to you kung ano yung lesson, ano yung value ng learning about these creatures. Lalo na when it comes to education, cultural studies, and also research. Okay, and we will also give you a reference sa mga authoritative materials if you wish to research more and dig more about these. So, just a slight disclaimer, guys. This live stream will be a brief introduction to the topic of these creatures, mga kakaibang nila lang. So, dahil compressed yung time natin, maaaring may mga questions po tayo na hindi mag-get to the point. But even so, we highly encourage you to please type your questions sa comment section. Kasi even if condensed yung time natin, after the live stream, we take time po to answer them in a personal way. Para nang sa ganon, magkaroon din po kami ng personal dialogue sa inyo.
All right. So, ayan, let's get admin ver back to the stream. Ayan. Hi, admin. Hello ulit. Very clear, narinig ka namin. Okay, so Admin Theo, kindly thumbs up if you are ready to go on board. All right, so let's bring in Admin Theo. Medyo delayed nga ng konti, pero Admin Ver, naririnig po namin kayo loud and clear. So tuloy-tuloy nyo lang po. So yung next question po, meron po ba kayong personal na karanasan sa mga kakaibang nila lang na ito? Minsan na po sa group natin, yung tungkol dun sa karanasan ko, papa ko, sa school namin, nung elementary school ako, nudo na sinasabi nga nilang may kapre. And then, ito yung ipinas ko, actual to, na talagang nangyari sa kabataan ko. Na wala naman talaga siyang nakita o wala kami talagang nakita na kape, kundi okay po. Ayan, thank you very much po, Admin Ver, kasi dun kasi tayo nag-start talaga sa mga personal experiences natin. Malapit na karanasan kasi sa akin sa mga kakaibang nila lang yung naipos ko minsan sa group natin tungkol doon sa kinatatakutan na malaking puno doon sa school namin noong elementary. Doon okay. Sa kwento-kwento ng mga kaeskwela ko at ilang mga teacher, mga ilang janitor, at ilang mga taong napapadaan doon, yung kinatatakutan nilang puno na sinasabi nilang may nagpapakita raw na kapre. Na minsan, isang beses, sinubuhan kong puntahan yon, iyon yung sa group natin tungkol sa sinasabi nilang kapre na posibleng ito ay hindi naman talaga kakaibang nila lang. Kakaibang nila lang na yun, yun lang yung nabuo. Thank you very much po, Admin Ver. So, Admin Theo, would you like us to start na po? Yes, we can proceed na, Admin. Okay, sige po. So I will share a screen. May slide presentation po tayo dito. So, okay. So, ang unang creature na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa aswang, right? So, kagaya ng nabanggit last time, iba-iba yung mga forms na itinitake niya. Can any one of the admins share their knowledge about this? Yung additional knowledge po, perhaps na hindi pa po nabanggit from last time. What are aswang and are they really, what kind of creature are they? Totoo ba na like, kasi sabi-sabi, sila ay mga isinumpang tao eh. Meron din kasing kwento-kwento na lahi yung pagiging aswang. So, ano po yung sa palagay ninyo? Let's start with Admin Ero and then Admin Ver po. With regards to that, kasi meron i-reference po dun sa isang book na nabasa ko. It was written by a doctor, oncologist siya, and based in the US. Although yet to be verified yung mga claims niya. The name of the book is Seeking to Set the Captives Free, and the author is by Rebecca Brown, MD. And also, yung co-author niya na tinago lang sa pangalan na Elaine. Based sa claims sa book is that yung mga aswang daw is mga tao na nagbigay ng 100% nilang allegiance to a certain spirit that at any given time, this spirit has the capacity na
i-change sila or i-morph sila into a creature na in total control. Na wala ng control yung certain na tao for that. Then after the, then the book is claiming that those are people who are 100% already no longer capable of remorse kasi they have given yung sarili na nila as an instrument for those beings. I see po. Well, it makes sense na meron siyang ganong klaseng dynamics. Okay, while waiting for the signal to come through, I'll just pause kapag narinig na ni admin yung feedback. So, on my own ano naman, my own readings, medyo related doon sa nabanggit ni Admin Ero yung nalaman ko about aswang. Kasi aswang, based from the website, the Aswang Project, which is a very good website, kung gusto po nating magkaroon ng... Ayan, ayan. Sige, sir. Yes, sir. Sila. Based na rin doon sa pakikipag-usap ko at pakikipag inter ako sa ibang mga group during my interviews, tao rin talaga sila. So yung kanilang changes o kanilang shape-shifting abilities, hindi ito literal na nangyayari sa kanilang katawan, sa kanilang physical na katawan. Inilalagay lang nila yung illusion sa mata ng ibang tao. Opo. Okay. So, hello? Okay. So, based dun sa sharing ni Admin Ver, that can also be, kasi there's also this phenomenon. I don't know kung related ito, pero I have reason to believe. Dito ko kasi siya na-connect. Medyo may time-lapse or late yung delivery ng messages. Oo nga, pero Admin itong Ver, mga aswang na to, tao rin naman sila, na meron silang capability or power to put illusion sa paningin ng mga taong nakakakita sa kanila. So yung changes na nangyayari sa katawan nila, hindi ito literal na nangyayari. Pero hindi sila nagbabagali sa katawan nila. Very interesting. Actually, that is the first time na narinig ko yung ganun, which can also be using glamour para malinlang yung tao or para syempre maprotektahan din yung self nung possible na a-attack sa kanya. Okay, thank you very much po, Admin Ver. Anyway, yun yung kind of different points of view about aswang. So, in the previous discussion, we have mentioned na aswang is a creature that is not unheard of sa mga different islands ng Philippines. And we can see explanation sa origins niya based from the medical perspective, nandiyan din yung cultural perspective, nandiyan yung point of view na mga mortal beings din sila. And sa nasusulat sa literature and feature sa TV na they are creatures na isinumpa or they can also be beings na it runs in their family, yung pagiging aswang nila. Okay. So, let's try to answer some questions here concerning our first creature, aswang. Okay. So may question dito about tikbalang, but we will reserve that for later kasi yun yung third creature na pag-uusapan natin. So if you have follow-up questions about the creature aswang, please kindly type your question dito sa comment box at para mabalikan po natin mamaya. So now let's go to the next creature, which is kapre. Okay, so si Kapre, isa rin siya sa mga panakot sa atin para matulog tayo nung tayo yung mga bata.
Pero gaano ba siya katotoo? Ako kasi personally, and thank goodness, ayoko rin mangyari to na makakita ako firsthand ng kapre dahil ako po ay as much as possible ayoko pong makakita at because it would be very, very scary. So kapre, according to local folk belief, isa siyang malaking tao na dark na nakatira sa mga trees na may rounded leaves. Like halimbawa, baliti, ganon. Although there are stories of kapre spirits inhabiting other trees like mangga, but based sa common folk tradition, mga rounded leaves ang prefer po ng kapre. So, Admin Arrow and Admin Ver, okay? So, let's start again with Admin Arrow. Growing up po, ano po yung mga kwento na narinig nyo about kapre or any knowledge that you personally gleaned about this kakaibang nilalang? For that kasi, doon sa lugar namin before, may sa province sa Pangasinan, sa San Carlos, prior nung naayos na develop na kasi yung lugar, there's this certain na puno sa tabi nung So, yes, yes. Okay. May, sa Pangasinan, may kwento na yung sa tabing bahay namin, which is yung katabi ng bahay is yung puno ng mangga, na may siyang nakatira doon kapre. So, they prefer na kapag dating ng mga 6 or 7, lahat kami, mga bata pa kami, huwag na kami lalabas. And yung mga bintana na katapat ng puno ng mangga na yon is sinasara na nila, believing that there is a creature daw na nakatira doon. And one incident that happened, as far as I could remember, is yung bata ko, nagmamadaling umuwi yung mga older cousins ko because sabi nila, I don't know kung because madilim, pero nagmamadali sila because may kumakaluskos sa mismong puno ng mangga and nagmamadali sila umuwi kasi they don't know kung ano nandun. So, yun yung pinaka-closest encounter ko, siguro masabi, with a kapre. When I think I was 8 yata, 8 or 9 years old. Opo. Pero nakita niyo po ba yung kapre But personally? I never saw it personally. Hindi, how about at... Sana, eh. Ay, sige. Ay, you're so brave. Ayan. Now, si Admin Ver naman po. Admin Ver. Ay, eto, pampabilis ng signal. May bumate. Nakita ko rin. Sabi po ng bumate, good morning sa lahat ng admin, hello. Lalo na sa ex-boyfriend ko. Yeah. Tungkol dito sa kapre. Ayan. Okay. Gusto ko lang mag-comment tungkol dun sa nabanggit kanina. Ang kapre nga daw ay tumitira dun sa mga rounded leaves ng mga puno. Pero base sa mga interrogation ko, in big trees, so regardless of the shape ng dahon, kung ito man ay bilog, o patulis, o pahaba, hindi ito relevant dun sa sightings sa mga kapre. Karaniwan nakikita raw ang kapre sa mga malalaki at mga matatandang puno. Katulad ng akasya, yan, katulad ng akasya, minsan kahit sa puno ng buko, sa akasya, yan. Minsan sa mangga, balite. Kung titignan naman natin yung practical side, ano ba talaga yung posibleng kapre? Kung titignan natin yung practical perspective, ano ba ang posibleng organism o posibleng bagay na na-present sa puno na pwede nating ibintang na kapre, which is ang nakikita kong pinakamalapit na posibleng angulo at sitwasyon ay yung mga kuwago. Alam naman natin na lahat na ang kuwago ay nocturnal birds na lumilipad at mga hunting sa gabi. And then brilliant din yung mata nila na nagpro-produce ng reflect rays of light pagka nasinagan ng liwanag. Kaya posibleng
ito yung tinatawag nila na nakikita raw nila yung mata ng kapre. Pagdating naman sa amoy, tulad na nung naikwento ko sa atin, na amoy daw sila sa puno ng mapanghi, ang pinaka malapit na pinagmumulan nito ay yung bahay ng mga panike. Dahil yung mismong panike, iba yung amoy nito. Kaya kung i-combine natin yung iba't ibang ang totoong sitwasyon, pwede talaga siyang mag-produce ng isang scary entities na tinatawag na kapre. Dagdag pa nito yung pareidolia na pwedeng makita natin sa shades and shadow ng puno at ng mga dahon nito. Thank you, Admin Ver. It makes really sense. And you saying it, talagang, yun yung first time na narinig ko yung signal tungkol sa ganong paliwanag. It makes sense. Lalo na yung tungkol dun sa explanation po ninyo about sa kwago at saka sa pareidolia. Maaari nga po. Kasi sometimes, guys, we cannot trust our senses. There are times na may margin of error tayo or may blind spot kasi yung five senses natin. Lalo na on certain conditions. Halimbawa, kapag lasing ka, tapos naglalakad ka sa madilim na daan, mapuno, posible na may makita ka na kakaiba na gumagalaw, kumakaluskos sa taas ng punong malaki na nilalakaran mo. Or it could be, halimbawa, yung kwarto mo, may malaking puno sa tabi, tapos yung kama mo, bintana yung sa side niya. It can be also na in the middle of the night, mapagkakamalan mong may creatures sa taas ng puno, where in fact, naalimpungatan ka lang. And it's in the middle of waking and sleeping when we tend to see supernatural things. Okay, thank you very much po, Admin Ver. Now, nawala si Admin Tio, guys. Okay, so habang hinihintay nating mag-online uli si Admin Tio, I guess it's my turn para mag-share naman. So, itong kaprang to, wala akong personal experience tungkol dyan. But I've heard of close friends of mine na meron. Okay, one close friend and one acquaintance. Yung close friend ko muna. So, yung friend kong yon, isa siyang teacher sa DepEd. So, lagayan siya. I don't know anong tawag sa lagayan on other parts of the Philippines. Pero in Kapampangan, because I'm from Angeles City, lagayan is what you call people whose third eye is open. So, it happened na one afternoon, around 4 o'clock, katatapos lang kasi niyang mag-decorate ng classroom niya. So, as usual, sa mga public schools natin, hindi maaalis yung mga malalaking puno. And then, naglalakad siya papunta sa principal's office. Tapos, may puno nga. Tapos, nabigla siya, may narinig siyang sound sa biro ng sound. Tapos, may upos ng cigar, yung dust ng cigar na nahuhulog. So, natatakot siyang tumingala, pero tumingala siya. Tapos nakita nga niya yung malaking kapre. Hindi niya nabanggit kung ano yung puno na yun, pero nandun daw sa taas yun. Tapos, nagsusmoke daw yung kapre yun. So, even if lagayan ka kasi or open ang third eye mo, sometimes hindi ka masasanay sa mga situations na ganito. Kasi hindi porke bukas ang third eye mo, wala ka nang takot sa mga kakaibang nila lang eh. Mabibigla at mabibigla ka rin. Kasi it's not just the visual stimulus or hindi lang yung kung nakikita mo scary eh. Pero kasi kapag may third eye ka or open yung extra sensory perception, mararamdaman mo rin yung energy na nag-e-emanate sa creature na yon. And apart from being visually perhaps startling, mapifeel mo rin na halimbawa if the creature is malevolent or benevolent,
meaning another term for negative and positive creature, mararamdaman mo siya. So, syempre, nagkataon yung naramdaman ng kaibigan kong to doon sa kapreng yon. May pagka-negative spirit siya. Pero negative spirit in the sense na hindi ko sinasabing negative na harmful. Negative in terms of yung nature niya. Like for example, magdadagdag pa ako ng analogy. Halimbawa, yung isang tiger, kumakain siya ng other animals. Even if predator siya, even if negative behavior yung pagkain ng other animals raw, hindi mo masasabing masama siya. So parang ganun yun. Parang ganun lang yung analogy ng negative na entity or creature na ibig kong sabihin. So yun. So dahil doon, not because of kung ano yung nakita niya, but because na-feel niya yung na it is a negative entity, kaya natakot yung kaibigan kong may third eye and umalis na siya doon sa lugar na yun. Tapos, another kapre kwento na narinig ko is from an acquaintance na nakilala ko dito sa Paranormal Philippines na ngayon, wala na siya sa group. So, sabi niya, ang kapre sa Philippines, katumbas nito yung Bigfoot sa Amerika. You know, Bigfoot, hindi yeti ha, Bigfoot yung big ape-like creature na punong-puno ng buhok yung buong katawan na nakikita sa North America. Parang cousin daw siya ng local kapre natin. And kapre daw, some of them, I don't know how do we classify positive and negative beings ng kapre, but if anyone who is online na merong personal take on this, you can put your comments, you can share your comments to us how to best understand this, that it can be a negative being or it can be a positive being. Yun. So guys, what's your take? So let's add again to the stream, Admin Theo. Admin Theo, naririnig niyo po kami loud and clear? Yes, this time it's okay na. Yay! Malina. So admin, ayan. Can you please share to us your idea about the kapre naman po? So far, ito yung pinaka isa sa well-known entity pagdating sa paranormal dito sa Pilipinas. Parang second or third, if I'm not mistaken, sa aswang kasi pinakakilala talaga sa atin aswang. At may mga foreigners na nagpupunta pa sa bansa natin para mag-aral o yung mga may hilig sa paranormal na mga foreigners sa Amerika. May mga chances na pumupunta sila dito, patulad ng sabi nga ni Admin Gabriela na gusto nila na mas marami pang malaman about sa kapre. Bilang Pilipino, nung bata pa, na bata pa tayo, alam na natin itong tungkol sa mga kapre. Marami rin akong kwento, mga kalaro na ano daw, na pinaglaroan daw ng kapre, o di kaya nagustuhan ng kapre. Nalalaman namang nila pag pumupunta sila sa isang albularyo. At parang isa sa pinaka-common na senaryong binibigay ng mga albularyo itong mga kapre. At sa akin personally, hindi kasi ako taong gubat eh. Kaya hindi ako nakaka-experience firsthand nung mas matagal na karanasan tungkol sa mga kapre. Pero yun nga, nung mga bata, makakilalang ako, ang mga experience ko mga duwende pag nagpapatawas, pero yung kapre hindi pa. I see, admin, very informative. So based sa ating mga sharing ngayon, kahit papaano nagkaroon tayo ng different views and opinions and different pieces to the puzzle on understanding the phenomenon of kapre. Yes. And Admin Gabriela. Sige. Yes. Sa comment section, may isang opinion na ibinigay yung isang nanonood sa atin ngayon, si
Evaristo Arabejo. Ang sabi nga, gusto daw niya magbigay lang ng opinion niya about sa kapre. Sabi nga, hindi po kaya na kaya nagkaroon ng kapre na kwento ay dahil baka may isang taong nakakita ng nasa taas ng puno ng naninigarilyo. Ang taong ito naisipan lang ng umakyat ng puno at doon manigarilyo at maaari wala siyang damit pang taas kaya napagkamalan siyang kapre at doon kumalat na nagbalita tungkol dito. At marami rin na gumaya, kumbaga gawa-gawa na lang na kwento. Share niya lang daw po. Thanks. Yan ang sabi ni Mr. Evaristo Arabejo. Anong masasabi niya po doon sa kanyang komento? It's a possibility kasi tulad nung sinabi kanina ko ni Admin Ver na about yung possibility na yung hayop yung nakita din because of dahil madalas ang mga kwento ng kapre eh sumalabas paggabi daw. So kapag gabi yung mga ilaw eh nagkakaroon siya ng yung dahil limited lang yung ilaw sa paligid, nagkakaroon ka ng thinking na may nakikita ka na wala naman talaga doon at ibibigay ka, hulugan ka doon sa isang bagay na nakikita mo. Posible din siya kasi maraming angulo din tayong pwedeng tignan. Agree. Okay, meron din ditong comment si Binibining IC Chan. So, according to her, ang kapre ay isang nilalang sa dilim. So, hindi ako naniniwala na ito ay nakikipagkaibigan kapag gusto kanila. Kung may gagawin man itong pabor sa isang tao, sigurado may hihilingin itong kapalit. Ayan. And another comment kay Sir Johnny, sabi niya, oh, nagkataon polar opinions to. Pero babasahin ko rin kasi since this is an open discussion and we can learn from one another. According to Sir Johnny, kapag nagustuhan ka nila, friendly sila at protective din sila sa mga kaibigan nila. So, timbangin na lang natin yung mga ideas natin dito sa discussion. Admin Gabriela, ano, may dagdag ko lang din about dyan sa kapre. Ayon sa pag-aaral ng mga historian dito sa Pilipinas, ang sabi nila, ang mga kapre daw ay nanggaling sa salitang coffer. Parang I don't know yung exact derivation ng word kung bandang Middle East ba to o Africa. Pero sabi nila, ang mga kapre daw ay parang description nila doon sa mga taong galing sa ibang bansa na pumunta sa Pilipinas. Tapos ginagawang pananakot ng ibang mga Pilipino kasi may mga utang sila. Tapos ano, para tumago yung mga anak nila, sinasabi nila, andyan na yung kapre. Ito ay isang paliwanag ng mga historian sa Pilipinas. At meron namang mga nagsasabi na ito daw ay ano, ay mga katutubong Pilipino na yung mga alam naman natin na sa sinaunang Pilipinas may mga tao talaga na ang kulay nila ay maiitim. So yung mga taong ito nakatira minsan sila sa taas ng puno o di kaya umakit sila sa puno at alam naman natin na ang mga Pinoy noong unang panahon mahilig sila sa tabako. Eh sabi nila possible din na itong mga kapre ay mga ninuno lang din natin na napagkakamalang nilalang ng dilim. Pero personally sa aking opinion, hindi natin masasabi yung exact na pinanggalingan ng kapre kasi wala tayong source of data. Kahit yung mga historian is hindi nila ma-support yung claim na ganito. At wala namang mga books na nailathala about sa mga ganito kung sino ang nagsabi. Pero naniniwala pa rin ako na siyempre ang mga spirits, wala silang forma. So malaki ang chance na marami pang spirits dyan na hindi nakikilala. Katulad yan na sabi ko sa previous na live streaming natin at maaaring ang kapre isa lamang sa mga klase ng mga spirito na nabubuhay sa mundong ito. Kasi marami namang nagpapatunay dyan ng mga nakakakita raw
So, pwede nating i-take note yung mga yon. Okay, right, admin. So, would you like to move on sa susunod na nila lang po? Let's proceed na po sa next entity po or feature. Ang tikba lang. Yan. So, ang tikba lang, ang isa sa mga popular din na nakikita natin sa culture, specifically sa movies, kwentong bayan, yan. Kayo guys, ano yung masasabi ninyong kwento na nakalakhan po ninyo about sa tikba lang? Let's start naman po kay Admin Theo ulit. About sa mga tikbalang naman, ang masasabi ko dyan is, syempre bilang mga Pilipino, alam na natin yung description yan, pero karaniwan, sabi nila ang tikbalang daw ay kalahating tao, kalahating kabayo. At ang parting tao ng tikbalang ay yung mula leeg hanggang katawan, pero yung paan nito ay paan ng kabayo. At ang ulo nito ay ulo rin ng kabayo. Ang tikba lang, nakakatayo siya na parang tao at mayroon ding kamay. Ngunit ang paan nito ay mayroong horseshoe. So, parang demi-entity to, demigod, parang ganun din sa ibang ninuno natin. Minsan, inaalayan nila ng mga kung ano-ano. Parang ito yung version natin ng Centaurio ng ibang bansa, yung mga centaurs, alam niyo yung centaurs, yung ito naman mga centaurs is yung katawan nila ganun din, kalahating tao, kalahating kabayo. Pero yung ulo nila hindi katulad ng mga tikbalang, tao talaga ito, may legs sila ng tao, kamay, katawan, ngunit yung bahaging ibaba nila meron silang apat na paa na katulad ng kabayo, may buntot na katulad ng kabayo. At ang katawan nito, dalawa. Kasi ang katawan nito, nakadikit din sa katawan ng kabayo. So, itong tikbalang na ito, isa to sa pinaka-kinatatakutan ng mga Pilipino. Lalo na kapag nasa mga bundok, nasa gubat. At naniniwala sila na ito ang isa sa mga rason bakit naliligaw ang mga tao. Which is, pag naligaw ka, kailangan mong magbaliktad ng damit mong suot para ikaw ay makabalik sa iyong paroroonan. Ayun, well said po, Admin Theo. How about Admin Ver po? Admin Ver, ano po yung mga kwento po ninyo na nakalakhan or narinig tungkol sa tikbalang? Pagdating sa tikbalang, ang naaalala ko dyan ay yung mga kwento ng father ko ni Papa. Nung buhay pa si Papa noon, nung maliliit pa kami, iyan ang palagi niyang kinukwento sa amin, mga tikbalang. Ito daw mga tikbalang na narinig din niya noon sa Samar. Noong sila ay nagpunta sa Samar kasama ng mga kaibigan niya, doon din niya narinig ang kwentong yan, ang mga tikbalang daw ay kalaban ng kapre. Ito daw na mga tikbalang na to, karaniwan nakikita ang nakikipaglaban sa mga kapre. At ito daw yung nagbabantay sa mga maliliit na bata. So kung ang kapre ay namiminsala, itong tikbalang, ito raw yung ito raw yung nagbibigay ng depensa o nagtatanggol sa mga bata. Alam din natin na kapag ka, sa kwento ng tikbalang, kapag ka uulan daw, habang umaaraw, meron daw ikinakasan na tikbalang. Bukod sa kwento ng yung narinig ko tungkol sa lang, na silang araw pahampi o tagapagtanggol ng mga bata na ang kalaban nito ay yung mga kapre. Pero may nabasa rin ako sa mga kwento ni Pedro Pinduho na ito
ang tikba lang daw, pwede mo raw pag mat o anting-anting. Kapag ka na isa sa tatlong buhok na nahihirap dito. Pero syempre, kailangan makipaglaban ka raw muna sa tikba lang para makuha mo yung buhok na magbibigay sa iyo ng agimat. Mula naman yan sa mga kwento ni Pedro Pendugo. Thank you, Admin Ver. And it's very interesting. Kayo guys, I don't know about you, pero ako first time kong narinig na may history ng aminosity between the tribes ng Tikbalang at tribes ng Kapre, which is very interesting. And ngayon ko rin lang narinig na contrary doon sa unang nabanggit natin na creature na ang Kapre meron po siyang reputation na medyo creature of the dark. Well, not medyo, na ito ay creature of the dark. Na according kay Admin Ver, ang Tikbalang naman meron siyang reputation bilang protector naman po ng mga maliliit na bata, which makes it somewhat a creature then of the light. A positive creature, a friendly, a benevolent entity, in other words. Okay. So how about po Admin Ero? What can you share naman po about Tikbalang? Wala naman akong personal experience o enough knowledge about sa Tikbalang. But there's only one yung nasa isang part sa Pangasinan, kung tama ko, or Bistondo. Nung bumisita ako, siguro 4 years ago, binisita ko din yung mga kamag-anak ko na pumunta kami sa Orbis Condo. Yung mga taga doon, kasi dayuhan, syempre dayuhan ako kung tutusin, nagkayayaan kami maghanap ng mabibing makakain. Nung nagyaya ako, sabi nila sa akin, yung damit ko nga daw is baligtarin ko. Then, may nadaanan kasi kaming mga puno na mga lalaki talaga, tsaka may pagkagubat na yung dating. May mga dala silang mga matatamis mga candy na sa mga puno, nag-iiwan sila ng parang alay na para hindi ako gambalain, hindi ako sundan, pabalik. Yun yung pinaka-closest na siguro na-encounter ko. Pero hindi ko alam kung ganun din talaga na alam ko nga, nag-aalay sa kanila kasi titignan sila as parang demigods na. Pero hindi ko alam bakit kailangan matamis. Kaya tanong ko din sila, hindi rin nila alam. Basta inantulo daw sa kanila ng mga nakakatanda na pag may baguhan dun sa bayan, kailangan na mag-alay ng mga matamis sa mga puno para dun sa mga nakatira dun. Hindi naman na binanggit na Tikbalang, pero parang yun na rin yung sinasabi nila kasi sa pagkakakwento nila. Interesting, Admin Ero. Oo nga naman, bakit kaya matamis? Ito hindi natin nabanggit kanina. Sa Kapre naman, well, sa ano din, sa Tikbalang, kapag daw mag-aalay ka, alak, sabi nila. You reminded me, Admin Ero, about it. Yun dun sa matamis. Yun sa Kapre, alak. Yun, sure ako. Pero yun sa matamis nung sa Tikbalang, that's the first time that I've heard of it. Ang daming first time, guys, no? Tapos, it can also be alak din, yun sa Tikbalang. Okay, tapos may, oo nga pala, meron po akong nag-pop in lang sa mind ko for those who are interested. Tikbalang, correct me if I'm wrong, but I'm pretty sure about this. They are beings who belong to the element of earth. They are under that element. At ganun din yung Kapre. Although, ito yung hindi ko sure, since yung mga Kapre, nagsusmoke sila ng cigar, I'm not sure what percentage of their element is fire. Pero predominant, both Kapre and Tikbalang, they belong to the element of the earth. Yan. So, that is Aswang, Kapre, Tikbalang. Now, let's go sa fourth creature, which is Duende. Ayan. So, let's bring Admin Theo in again. Ayan.
So, since nabanggit po ni Admin Tio kanina na dito po siya merong first-hand account. Since si Admin Tio po, Admin Tio, if you can hear us. So, Admin Tio, since yes. mm-hmm. na-share po ninyo kanina yung kwento ninyo about Duwende, can you please elaborate more po? Basic na ano kasi, di ba, pag mga bata, napaka mahilig maglaro sa labas. Tapos, syempre, kung saan-saan naglalaro. Tapos, na syempre, kahit mga bahay ng ano, yung Nuno sa Punso, tapos doon yung bahay ng Langgam. Sa English. Punso. Yun, sa Punso. Yun. Yung inaakyatan Punso. Ng... Inaakitan yan ng mga bata minsan eh, yung mga pasaway. Tsaka sa mga tabi-tabi, sa mga madamong lugar, nakakapunta tayo doon. So, minsan nagkasakit ako, tapos dinala ako ng lola ko sa albularyo. Meron doon sa amin, sa kabilang eskinita. At yung tawas na ginagawa ng albularyo, ano, gamit ay tubig, tsaka kandila, tapos meron pang bond paper. Dapat yung bond paper, ikaw din yung magdadala dun sa albularyo. Tapos ipapatak dun sa tubig at iano yung kandila sa ano, sa papel, kung ano-ano yung ginagawa ng albularyo. Tapos yung nabuong imahe, sabi nung albularyo sa amin ng lola ko is, yun nga, duwende daw ang may gawa. At pagdating naman sa first-hand experience na nakakakita, kaminsan may experience mo, hindi mo alam kung malikmata eh. Kung, yung may dadaan na maliit na tao. Pero syempre, at marami tayong karanasan dyan, yung mga ganyang klaseng mga elemento. Sabi ng mentor ko, yung sa bahay nila, meron din silang duwende. At itong mga duwende na to eh mga parang batang maliliit lang maharot makukulit. At minsan nangaano sila nang titrip sila ng mga tao, parang batang maliliit lang din yung kulit daw nila, maliliksi, minsan kukurutin ka. Ganon. Yung mga first hand experience. Ako naman ito, meron na rin akong ma-share finally tungkol sa kakaibang nilalang na ito. So, this happened nung mga, kundi ako nagkakamali, dahil matagal-tagal na to, mga more than 10 years ago na ito eh. 18, 19 years old ako. So, nung time na yon, kasi, doon yung time na depressed ako. Na-diagnose po ako, guys, with clinical depression. And I'm taking medication. Apart from that, yun din yung time na, 'di ba sabi ko sa inyo guys, hindi ako nakakakita. Pero there was one time in my life when kamunti ka nang nagbukas yung third eye ko. So, nung time na yon, nagkataon, meron akong clinical depression din. So, it was one of those moments na tinatanong ko sa universe, bakit? Yung mga ganong tanong, bakit? Bakit ako? Bakit ganoon? Bakit ganyan? Bakit walang sagot sa aking mga katanungan? So, habang ako'y tumatangis sa langit, to a dramatic effect, sa garden ng tita ko kasi may maliit na puno. Pagkatapos, nung nandun ako sa garden na nagdadrama ako, may narinig akong kumakausap sa akin, tapos lumabas sila. Nakatira sila sa lupa, sa ilalim ng puno ng tita ko. Tapos, ang sabi nila sa akin, huwag kang mag-alala, kung pakiramdam mo, wala kang kaibigan, hindi ka naman nag-iisa, nandito kami para damayan ka. So, pagkatingin kong ganun, I saw yung mga beings na to, katulad ng yan, naka-flash sa screen. They are very tiny beings. Tapos, they're wearing sort of parang indigenous clothing. They are good because nung naramdaman ko sila, wala akong naramdaman na mabigat sa puso ko.
na yun yung basehan ko kasi, basic na basehan ko kung yung entity ay mabuti o masama. So yun yung close encounter ko sa mga duwende. Tapos yung pangalawa naman, noong pumunta ako sa bahay ng kaibigan kong lalaki na close friend ko, eh nakakakita din siya. Ito, time na to naman, nung pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko, hindi ako nakakakita. Yun time na hindi ako nakakita. So, sabi lang niya sa akin, may mga nakatirang duwende sa garden namin. Tapos kinukwento niya. Ang kwento niya sa akin, dalawang types of duwende yung nananahan sa garden nila. The first one is yung itim na duwende. Yung pangalawa ay pulang duwende. Between the two, ang mas mainit na ulo is yung itim na duwende. And according to him, kaya itim na duwende, itim yung clothes nila. Nung tinanong ko sa kanya, bakit ganun? It's more of because yung energy nila. Kaya yun yung manifestation nila sa when they appear on human beings. So, yun po. Yun yung sharing ko sa duwende. Kayo guys, Admin Ero, kayo naman po.